Sabihin na natin meron kang $100 na revenue sa iyong AdSense account. Pero dahil sa bagong rules na gustong ipa-implement ng US government kay YouTube na mabawasan ng 24% lahat ng mga content creator outside sa US, so lalabas na ang kikitain mo sa $100 is $76 na lang, dahil yung $24 ay tax na kailangan nating ibayad. So another scenario is kung meron ka naman halimbawa 1,000 na revenue sa iyong channel at merong 24% na ibabawas ang tax ang government ng US as a tax doon sa 1,000 mo. So lumalabas na mayroon ka na lamang 760 na revenue, dahil yung 240 ay tax na kukunin ng US government. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa na pwedeng mangyari sa ating revenue oras na hindi natin final ng ayos ang ating tax na hinihingi ni YouTube na ipa-implement ngayong darating na June ng taon na. So ano ang dapat natin gawin? Hello mga ka-YT, welcome sa aking channel. Ako nga pala si CTNJ06. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell para sa aking mga upcoming videos na pupost sa aking channel na ito. Kung mayroon po kayong any comments, suggestion regarding sa aking itatopic sa video na to, please don't forget to comment on our section, comment section, para mabalikan ko po kung ano man po yung mga kailangan nating linawin dito sa video na to. Lahat ng mga monetized channel or yung mga may AdSense account ay malamang na makaka-receive na ng email galing kay YouTube regarding sa mga bagong changes sa ating tax na ipinai-implement ni YouTube. At meron tayong hanggang May 31 para ma-fill upan yung tax form na ito na nasa ating AdSense. Ito po ay hindi gusto ni YouTube ba? Sa katulad ng mga naririnig ko, hindi niya po ito kasalanan. Ang pagtatakda ng bagong tax na ito ay utos ng government ng US kay YouTube para magbawasan tayo ng tax na naaayon sa ating mga ginagawa. At kapag hindi natin ito nagawa, magkakaroon tayo ng 24% na kaltas na tax sa ating mga kinikita dito sa YouTube. Ayon nga kay Matt Cobal, employee siya ng YouTube, isa sang liaison. I want to clarify, this is mainly for creators outside of the U.S. If you're a creator outside of the U.S., you might begin to have taxes deducted from your U.S. earnings later this year. So yun nga po, galing mismo kay Matt Cobal, na ang mababawasan lamang ng mga tax or makakartasan ng tax is yung mga nasa outside U.S. or yung mga nakukuha nating revenue na galing sa U.S. Ito yung magkakaroon ng tax na babawasan. Katulad nga naman sabi ko kanina, according sa Chapter 3 ng Internal Revenue ng US, kailangan mangulekta ng tax information ng government ng US doon sa mga empleyado na katulad natin under kay YouTube na magbigay ng tax information or i-declare natin yung ating tax information. So saan kukunin itong mga itatax sa atin? Normally, sa mga common YouTubers, meron tayong mga super sticker, membership button, at saka YouTube premium ads. So doon manggagaling yung mga tax natin na yun. At kung ano pa yung earnings, kasi may iba na mayroon pa sila mga perks or mga merchandise na sinasama sa channel nila, which is part pa rin yun ng services na kukunan ni YouTube ng tax. So ano yung mga kailangan nating gawin para maiwasan tong tax na to? Well, unang-una, dapat isubmit yung tax information natin na nanduroon sa ating AdSense account. Okay? Pangalawa, kung magkano yung earnings natin na nasa US or yung nakukuha nating earnings or revenue na nasa US. Okay? Tapos, kung may treaty ba or tax treaty yung mga bansa natin. Okay? Yung nilagay nating bansa during nung nag-build up tayo ng AdSense natin. May tax treaty ba sila sa US? Kaya napakahalaga na maipasa natin itong mga tax information natin before mag-end ang May 31. Kasi by June, mag-i-start na si YouTube na bawasan tayo ng tax if hindi natin na-file ng tama yung ating tax declaration.
Halimbawa, hindi ko inisikaso yung aking tax information or tax declaration doon sa account ko sa AdSense ko. So ano yung mangyayari ngayon sa kikitain ko or sa revenue ko? Gamitin natin example yung aking first part ng aking video, yung mga example ko. Halimbawa, doon sa 100 at saka sa 1,000 halimbawa nating revenue, hindi tayo nag-declare, automatic iko-consider tayo ni YouTube na outside from US. So 24% kagad yung mawawalang tax sa atin. So doon sa 100 meron tayong 24 na mababawasan, and doon sa 1,000 is meron tayong 240 na mababawas kasi 24% nga siya. Ulitin ko lang po ulit, yung 24% is doon sa kabauang kita natin oras na hindi tayo nag-file ng ating tax or nag-submit ng ating tax information kay AdSense. Ang 24% is sa kabuuang kita, okay? Ngayon, halimbawa, nag-file ka ng tax, nakumpleto mo yung requirement, na-submit mo yung requirements, ang mangyayari is, yun lamang mga views or earnings or revenue natin na nasa US ang mababawasan ng tax kapag nag-declare tayo at kapag nasa under tayo ng tax treaty. I mean, yung country natin is may tax treaty sa US. So, ang mababawasan na lang is yung mga earnings natin na nanduroon sa US. Okay? Yun po, ang kaibahan nun. Unlike nung wala pang declaration or hindi pa yung papasa ng ating mga reports, 24% matic po yun sa lahat ng earnings natin. So, kung tayo po ay nakakumpleto ng ating requirements, halimbawa, naipasa na natin yung mga kailangan nating i-submit kay AdSense, ang babawasan na lang is yung part na nanduroon sa US, yung revenue natin sa US. Ngayon, kung may tax treaty, let's say, katulad ng India, meron silang 15% na tax treaty na lang sa US. So, 15% lang yung mababawas sa kanila. So, ang 15% na yun, mag-i-implies lang yun or ang babawasin yung nanduroon sa US. So, let's say, doon sa 100, meron kang $10 na revenue from the US. So, yung $10 na lang, yung maminusan ng 15%. Yung 90, hindi na yun mababawasan. So, doon naman sa ating 1,000. So, yung kung halimbawa meron kang 100 earnings or revenue doon sa 1,000 mo, so yung 100 na lang ang mababawasan ng 15%. Mag-declare ka ng tax mo pero wala namang tax treaty. So ito yung scenario number 3. Automatic yun based doon sa tax treaty ni US, babawasan ka kagad ng 30% doon sa revenue mong nasa US. So doon sa example ko kanina na 100, so halimbawa meron kang $10 earning, so yung $10 mo lang yung maminusan ng 30%. Doon naman sa 1,000 is halimbawa mo may 100 ka, so yung 30% lang ng 100 mo ang mababawasan kapag walang tax treaty. So sana po may naiintindihan kayo sa pinagsasabi ko regarding doon sa ating tax. Okay? Kung nagustuhan niyo po yung video kong ito, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more upcoming video. And thank you very much.